kanoy, maaga tayo kumakatok kay Luna sa umaga. Napaka-agang house tour nito, Lin, no? Pero tama ka dyan, Lin. Ready na tayo i-greet ni Kuya Kim. At hindi lang siya ang i-greet sa atin this morning, ha. May kasama siya ang kanyang mga animals. Naku, maraming animals yan. Mm-hmm. Animal. Eto na. Hi, Good Kuya morning, Kim! Ulit, Good Kuya morning, Kuya Kim! Suzi! Yung mga ahas ni Kuya Kim. Pati yung mga bayawak. Ayan, Kuya Kim, nag-good morning sa'yo. Sina Lin at Kaloy na nasa studio ngayon at excited sila. Pasensya na guys, ako lang kasama dito ni Kuya Kim. Good morning again, Kuya Kim. Good morning, Suzi. Again, isang malaking karangalan na makasama ko si Suzi dito dahil talagang matagal ko na pinapanood to. Naku! Baliktad niya! Matagal ko na pinapanood to dahil naalala mo magkabila yung show natin. Yes. So therefore, yung monitor namin, nakatutok ko lagi sa inyo. Tama nga naman. At ngayon, magkasama tayo, Kuya Kim. And in your home, thank you for welcoming us. Ito na, sobrang kami excited. Actually, para siyang aviary na, para siyang mini zoo. Let's start with the koi fish. Madami na ako natutunan kay Kuya Kim, pero gusto namin i-share din sa inyo. Itong mga koi na to, medyo matagal na siya dito. No? Makita, malalaki na eh. Yung isang metro na ang laki niya. Right. No? When we moved in the house, mga 20 years ago, ganyan lang sila kalalaki. Huh? 100 sila noon. Ngayon, dahil malaki na sila, survival of the fittest test, mga 30 plus na lang sila. Pero malalaki na. Oo. Oh, oh. So, the shikigoy, ang koi talagang traditional na pag-aalaga ng mga karpa sa Japan. At dito, malaking hobby din. Right. Napaka-importante na ang tubig na ginagamit mo sa koi, yun ang pinaka-importante sa lahat. Eh. Uh-huh. Dapat tama siya palagi at magandang filtration system mo. At saka may flowing siya, may flow siya. Mm. All right. At saka swerte ang koi, di ba? Well, hindi ako naniniwala sa swerte. Ang maniwala sa swerte, malas. Ah, ganun so, ba? Well, swerte nung 30 na nabuhay sila. Ako, feeling ko ang swerte kasi, mga nagtatrabaho ng matindi. Yung mga swerte. Di ba? Pagkatamad ka, walang swerte. Absolutely. Eto naman, kung ganda sa mga ibon naman tayo. Anong klaseng mga ibon ito? At ito ba't mga, ang gaganda nila? ang tawag sa kanila, mga mako. 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 So iba yung Macau kasi lugar yon. Ito mako. Pansit Macau? Oh, pansit iba din yun. Oo nga. Itong mga mako, native sila ng South America at Central America. At tumatagal sila ng mga 90 years. What? But these birds have been with me for mga almost 15 years. Rainbow, how long? Step up. Sila ba ay may amo sila? Ibig sabihin parang, what if kunwari ako yung magpakain, tatanggapin ba nila sa akin? Nangangamo sila, yes. Ang mga ibon matatalino sobra. Uh-huh. At saka kailangan alam mo yung mood nila. Hindi mo sila pwedeng basta hawakan lang kung wala sa mood dahil kakagatin ka. Right. At nakita mo ang laki ng bibig nito. Oo. Pag kinagat ka nito. At sobrang ganda. Yung buntot nito, sobrang haba compared sa iba. May kinalaman ba yun sa edad nila? Hindi. Sa design nila, para makabalanse sila ng husto habang lumilipad sila. Oo. Yan ang pag pinutol mo yan, they will not be able to fly well. Oo. Polar. Ito ba sila ba? Magkakamag-anak ba sila? Or may mag-asawa ba? Magpares ito. Magpares. So pwede kayo na magkaroon ng itlog? Meron na bang ng itlog sa kanila? Yeah, meron na. Wow, so cool! All right. Bye, guys. See you later na. Napakagaganda ninyo. Super ganda ninyo. Dito naman tayo sa iguana. Ito naman, iguana. And hindi lang ito, ha. May isa pa na nasa pa dun, yun, sahig na palakad-lakad lang siya. Ito naman, sila naman ay native sa Central at South America din. Uh-huh. Sa Amazon. This iguana is around 2 years old. Bata pa. Lalaki sila ng siguro mga doble dito. At ang lifespan nila siguro mga 12 years, hindi masyadong mababa. So and they're also pure herbivores. Wala silang ibang kinakain kundi gulay at gulay lamang. So hindi nanganganib yung mga kasi may mga ano din eh, may mga sisiw din ako nakikita. Hindi nanganganib yun. Hindi, bayawak naman yun. Ang mga bayawak, carnivores naman sila. Ito ang kinakain nila, puro gulay lang, gulay. So pag sinabi gulay, kinakain din ba nila yung mga tanim nyo? Yes. Kaya maingat ako na wala akong mga tanim na lap na may lason. Dahil pag nakagat ng animals ko, mamamatay. Right. Since herbivores ang pinag-usapan natin. Oh my gosh, ito na yung favorite ko, guys. Mababaliw kayo dito. Sobrang laki at ang dami nila. Oh, mapapatid yung kanila. Ingat. Yun. Ito. Ito. Kuya Kim, hindi sila turtle, di ba? Ano yung kaibahan sa turtle at tortoise? They're part of the turtle family, but they're called tortoises. Ang mga tortoises ay mga land turtles. Meaning, pag nilagay mo sa tubig yung mga yan, malululod yan. Oh. They don't know how to swim. So, wait, bakit parang nag-growl to? Imagination ko, baka... They growl. They make a sound. Oh. Pag nag-growl siya na gano'n, ibig sabihin type ka niya. Oh, totoo? Oh. Hey, lika, wika na.
alam mo, Kuya Kim, hindi to mananako, ang bigat eh. Mabigat. So, lalo na yun, lalo na yun. So kailangan makita niya yung malaki. Yun. Okay, eto, kaya ako attracted sa animals na to. Kasi alam ko, sobrang haba ng buhay nila. How long do they live for? Etong sulcata, we live to up to about maybe 100. Etong isang 100 to. 100 years. Eto, halika rito. Eto. Aldabra will live to maybe about 200. 200 years. The Aldabra is the largest tortoise in the world. It and the Galapagos. This is a different breed naman. Ang tawag naman dito, radiata. Radiata. Because if you can see, meron siya mga radiating patterns sa kanyang biguran. At saka, Kuya Kim, parang siyang kuko. Parang kuko, yeah. Parang ganun yung material ng shell niya. Yung shell niya. Yung shell niya, alam mo ba? Although may shell siya, merong nerve endings yan. Oh! So a turtle can actually feel your hand. Oh, really? It, you're caressing it like that. Ah! Akala kasi siyempre dahil matigas siya. Anyway, pag ginunto ko yung kuko, parang hindi ko naman nararamdaman masyado. Ganun pala siya, meron siyang feelings din. Ito, at saka itong malaking to, baby pa to. Ilan taon to, Kuya Kim? 15 years old. 15 pa lang to ha. It can live up to 200 years old. Oh my goodness. At ilan lang yan sa mga interesting things na makikita natin sa bahay ni Kuya Kim. Balikan niyo po kami mamaya dahil marami pa kami mga collections si Kuya Kim na isi-showcase para sa inyo. At syempre, mas marami tayong magiging kaalaman dahil dito, di ba? Of course! Isang malaking karangalan na lumabas sa Unang Hirit. Thank you, Kuya Kim. At makasama ang aking kaibigan na si Suzi. Yay! Magbabalik kami sa magbalik po ng Unang Hirit. See you later!